Nandito kami ngayon sa basement, guys. Hinihintay yung taxi. Nagsumbrero ko kasi hindi na ako nag-makeup. Dahil for sure, matutulog lang naman ako sa airplane. Dahil gabi yung flight namin. Sana tumigil na yung ulan kasi umuulan ngayon dito sa Singapore. At pag umuulan, malakas ang hangin kaya nakakatakot magbiyahe. Ang haba ng pila, ayan. Mamaya na kami papasok. Ladies and gentlemen, welcome to Monday on schedule. Hi guys! So, nandito kami sa arrival ng Mali. Nihintay namin sina E&E. Ayan si PJ. Hi honey! Current time, 12 midnight. Nagpo-focus ba? 12 midnight, Manila time, Singapore time. Pero 3 hours behind kasi ang Mali sa atin. So, ano pa lang dito? 9 p.m. Ayan na sila! Ayan na si A&E! Hi guys! Hi guys din ba? Yee, nandito na kami ngayon. Kakalabas lang namin sa arrival hall. So, ito yung mga prices ng mga SIM card dito, guys. So, USD lang ang tinatanggap nila. Just for your info, yun lang yung pwedeng pambayad. Ang taas pa man din ang palitan ng USD ngayon. So, pwede na siguro for 4 days is yung 17 gig kasi apat naman kami. So, mag-hotspot na lang kami para... Kaya sulit na rin, tsaka practical kasi meron namang internet sa hotel. Ayan sila guys, nagkakagulo sila kung paano mag-set ng 4G. Lahat kasi kami iPhone, so walang may alam kung paano daw i-configure ang Samsung phone. Ibenta na kasi yan. Here, kaka-arrive lang namin dito, guys, sa Makushi. So, ito yung view niya. Oh, yeah! Ito si Hai, guys. Bago ka na malalaman kay Ella. Nandito na kami ngayon sa hotel, guys. So, dito kami sa second floor sa Crystal Sands. Tomorrow na lang ako mag-film sa labas kasi medyo madilim na. So, hindi rin makikita talaga yung full view ng front ng hotel. So, sa may Mafushi. Mafushi nga ba? Mafushi area tong hotel na to. So, ang alam ko, isa sa mga affordable hotel to dito sa Maldives. Ay, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura nung room namin. Pero tomorrow, lilipat din kami sa third floor kasama ni na Ellie. Kasi dun daw may balcony. So, fully booked kasi ngayon, kaya dito muna nila kami nilagay sa second floor. So, ayan yung bed. Tapos may sun chair lang dun. Hindi siya ganun kalakihan. Pero pwede na rin for budgeted accommodation. And then, meron lang TV. And then, itong small safe and small fridge. And then, ito yung bathroom. So, ayan lang siya. Ayan. Okay yung toilet. Actually, mas maganda pa nga yung toilet kaysa sa ano eh. Kaysa sa kwarto. Diyos. Napaka-cozy kaya, oh. Tomorrow, itutour ko kayo ulit, guys, dun sa another room sa third floor. Let's see kung parehas lang dito sa room na to. Pero ang sabi kasi ni ate, may balcony daw sa third floor. Pero si na Ellie, nandun na sila ngayon sa taas. Hindi lang talaga kami pwedeng lumipat ngayon dahil fully booked sila tonight. So, ayun. So, for now, tutulog na muna kami, guys. Kasi tomorrow, maaga yung tour namin dun sa Adaran Resort. Dun yung may mga over-the-water villa. Pero medyo may kamahalan lang din yung rates. So, hindi na kami nag-decide ni PJ na mag one night doon. Kasi parang hindi, para sa akin, hindi na rin ganun ka-practical for a night na mag-spend that much. Gusto ko lang talaga makita yung surroundings, yung nature, yung kagandahan talaga dito sa Maldives. So, guys, if you want to come here, hindi nyo kailangan
gumastos ng sobra-sobra. May mga affordable hotels dito na pwede kayong tuluyan. And then, nag-offer sila ng mga tour package dun sa mga magagandang resort. And then, day tour yon, the whole day na yon. And then, pwede kayo dun mag-chillax kasama na yung food and drinks nyo the whole day. So, for now, magpapahinga na muna kami ngayon, guys. See you tomorrow. Good night! Pababa na kami ngayon, guys. Magbe-breakfast. Doon na lang siguro yung message si Ellie sa baba. Good morning, Maldives. We're here now in front of Crystal Sand. Pakita ko sa inyo yung harap. This is it. So we're going now to Adaran Resort, guys. So ayun si Ella. Tingnan niyo kung paano siya bumaba. Galing! The water going down. So tingnan natin sila kung paano sila bumaba. Isa isa. Go, Ellie! Akala ko, sasakay siya sa likod ng lalaki. Mawala na siya, mawala na siya. So ayun yung boat namin. Hi guys, nandito na kami ngayon sa boat. Ang ganda ng water, ibang iba talaga, walang wala yung ano, mga ibang napuntahan naming beach. So we're here now at Adaran Resort, guys. So day tour to, kararating lang namin. So the whole day dito lang kami, magpipicture and relaxing. Nandito sa likod ko si, oh yeah! Hello guys! Hello guys. Mas okay dito, parang solong-solo natin kumpara nung nag-Phuket kami, super daming tao. Nihintay ko lang sila, mag-iikot-ikot kami. Punta kami doon sa kabilang side, doon sa bar. Tingin kami kung may magandang pwesto. Actually, hindi siya ganun ka-crowded. So, day tour yung package namin dito. Kung makikita nyo, very few people lang. Kaya kung gusto nyo mag-picture, solong-solo nyo talaga. And the water, as in, really superb, guys. Ang ganda. Ang ganda ng tubig. Dito is very clear talaga. Even sa shore, makikita nyo yung mga isda. May mga isda na lumalangoy-langoy dyan. Yun nga lang, just be careful guys, kasi minsan may mga lumalapit na pagi. Tsaka jellyfish. Though sabi naman ni Eri, tsaka ni Ella, kasi nakapunta sila dito, wala naman daw jellyfish silang nakita nung last trip nila. But still, ingat-ingat pa rin kasi nakakamatay ang jellyfish. So maglilibot-libot lang kami here for the whole day. So ito yung mini bar nila dito guys. So dito kayo magstay kung gusto niyo ng drinks and the food. So the whole day to unlimited. Kasama na dun sa package na kinuha namin. Hi. Yes. Hello. Ano pinapagawa mo? Ito ano? Ito ginagawa niya island beans. Island beans. Wow. Should be matching dancing, right? You should dance while shaking. Ikaw na lang kaya kuha ang kumain. Yes. Thank you. Natapos lang namin mag-lunch today. So, ngayon, nag-change sila ng damit. At magsiswim daw ulit. So, medyo nangingitim na ako ngayon. Kung so, makikita nyo, medyo tan na yung mukha ko. May mga kasama kami ngayon dito around the area.
Kanina, walang masyadong tao, pero ngayon medyo marami ng turista. Karamihan is mga puti, kaya hindi na ganun ka-boring at masaya na yung crowd ng beach. So, hinihintay ko lang sina Ellie and then mag-swim kami ulit. So, ayan yung front beach, guys. Andito kami sa Maynipa Hat. Maganda yung naging pwesto namin kasi maaga kami nakarating. So, ayan yung napinag-swimmingan namin kanina. Halos lahat mga nagpapahinga kasi kakakain lang namin. Andito na si Paul Jean. Lapit na kami umalis, guys. So, susulitin ko na ang pagbablog kasi kanina hindi ako nakapagblog dahil wala akong battery. Ang maganda dito sana is yung mga galitong time dahil nag-start na yung party. Parang nagkaroon na sila ng mga music dito. So, medyo alive na. Kanina, medyo tahimik. Kaya lang kasi yung tour namin is until 5 PM lang dahil mataas na yung tubig. So, kailangan na namin makabalik sa Mafushi. Pero overall, guys, okay na rin siya. Kasi napag-usapan namin na kung dito kami mag-i-stay, medyo boring din. Kasi kung magti 3 days, 2 nights kayo dito sa medyo mamahaling hotel, wala rin naman kayong masyadong magagawa. Nandito lang kayo sa isla. Unless, magtutour kayo from different resort. Kaya lang, ang pag bubukasin ng tour package dito ay resort. So, medyo may kamahalan kung nakabook kayo sa mamahaling resort. Kaya, ang advisable is, dun kayo magbook sa may Mafushi area para at least yung makuha niyong package is much affordable kaysa sa mga resort na galitong malalaki. So, anyways, ilalagay ko na lang sa description ko sa baba kung ano yung inuluya namin. And kung gusto niyong i-consider, i-check niyo na lang sa website nila yung rate. So far yung hotel is okay naman. Hindi siya ganun super kagandahan pero okay naman siyang tuluyan kasi malinis naman yung lugar, yung bed. And ang isang comment ko lang doon is yung towel. Mas maganda kung magdala na lang kayo ng sarili niyong towel para mas hygienic din, guys. So ayan, i-shoot ko yung buong area. Nandito ako sa gitna ngayon para at least makita niyo yung buong area. Current time is 4:30, guys. 30 minutes na lang at babalik na kami ng hotel. So, nag-chilling na lang kami at naglalaro yung nagawa ng telo. Ayan, para silang mga bata. So, ayan yung dalawa, guys. Para silang mga bata lang. Maliit lang yung binili na telo ni TJ. Wala lang, laro-laruan lang niya. Nakikita nyo ba sa sobrang liit? So, ayan sila. So here's the water villa, guys. Kung makikita nyo, ang ganda. So ayan siya. Ito yung 50 to 60,000 per night. Na tingin ko is hindi naman ganun siya ka-worth it. Pero kung may budget, why not? But for me, mas prefer ko na siguro magstay na lang dun sa mas cheaper para at least makapag-tour package pa kayo. Look, guys. May shark. Kita nyo ba dyan? As a black tipping shark. And then, ang daming paging maliliit. Pagi ba yun? Ah, dahon lang pala. Pero ayan, guys. So, may shark. Yay! So, kitang-kita nyo talaga yung shark. Dun sa pinagsuswimmingan namin, meron din kaming nakikitang small shark. Pero hindi naman sila umaatake. Ganyan lang siya. Pero kasi the more na nilapitan nyo, the more na lalayo rin sila. So, pabalik na kami ngayon, guys. Bye, Adaran! Tama na ba ako? So actually wala akong film dito pero sige, iikot ko kayo habang marami pa naman sumasakay sa bangka. Magpapasakay kami. So tomorrow mag-snorkeling kami.
So ayun yung boat namin. Marami pa naman sumasakay. So nagpi-film pa ako ngayon guys kasi ang daming tao pa doon. Hindi pa kami makasakay ng bangka. So pakita ko sa inyo. So ayun pa sila. Kita nyo naman ni nagbababa pa sila ng mga pasahero. Naku, nag-blurred. So ayan mo, ang daming tao pa. Kaya dito na muna ako, kakausapin ko muna kayo. And ayan na yung mga kararating na. Dito sila mag-move. So, ayan, sasakay na kami. See you later. Deko? You are in our yeah. With them. With them? Yeah, crystal sands. Ni PJ, itong mga baha dito, kakaiba kasi daw gatas. Kasi white sand talaga siya. Kaya yung mga stagnant water, white din. Dito na kami guys. So ganyan yung Mafushi. Para siyang, actually residential, may mga residential area. Pero karamihan dito yung mga affordable hotels. Iba-iba, marami daw dito along the way sa stretch na to. Pero hindi pa kami nakapaglakad-lakad. Tingnan natin later kung makakapaglakad-lakad pa kami. Kasi for sure, busy ang mga kasama ko sa pag-i-edit ng pictures. So, ito na yung crystal sands. Ito yung... Dito pala pwede ka mag-book ng excursion, no? Adaran. Yes. Marami lang ditong scooters. So, para siyang ano, para siyang Phuket. Tours? Paano kung wala kang nakitang whale shark tsaka dolphin, pwedeng i-refund? Hindi oh. Ayan yung front ng hotel. Okay siya guys. Not bad. Very affordable. Malinis din siya. Yun ang importante. So ayan guys. Nandito na kami ngayon sa third floor. So currently nandito kami sa 302. Si Naeli dito sa 303. Hi! Saan pupunta? Sa inyo. Ito. Ah! Ano, tuloy po kayo. Pinabumibig. May nagtatago. May mga pa. Sige. Sige ka. Okay. Tago ka pa. Gugulatin niya ako. Akala niya siguro hindi ko siya nakita. Wow, parang kala mo dikit yung kurtina. Kasi nandiyan si Naeli. Nakita ko yung paa mo nagtatago ka sa likod. Kala mo gugulatin mo pa ako ah. Failed. Bye. Failed. Ang ganda nung ano, ang ganda nung pinto nila, parang napaka-medieval. Ang taas din pala niya, no? Laglag ka ng points dito. Eh, paano kung hindi ma-shoot? So, okay siya. Ayan. Maganda kung gusto niyo na magandang view or room, dito kayo sa third floor magpa-request. Ayan siya. So, parehas lang naman yung bed, yung lighting, yung ceiling. Pero ang naiba is tong window. Dahil, dito sa third floor, meron silang balcony. Kung gusto nyo magpatuyo o mag-chilling, ayan. Meron siyang ganito. And then, ayan. Basa siya kasi umulan kanina dito sa Maldives. Pero hindi naman ganun kalakasan. Tumigil din naman pala. Kagad. So, ayan yung view namin from the balcony. Meron until here. So, kung gusto nyo magpatuyo ng swimsuit, mas maganda kung dito kayo sa third floor. Yun nga lang, medyo may kataasan guys, medyo hihingalin. Pero kung may kasama kayo sigurong oldest parents or grandmothers, hindi advisable sa third floor kasi for sure hihingalin sila. So ayan yung door from the room. Oh, so kung nagsisigaret kayo, okay dito, chilling. And then, ayan na yung room. And then, I guess, siguro yung toilet, parehas lang din yung itsura from the second floor. So, ayan, may extra. So, ayan yung toilet. Parang mas maliit to, han? O parehas lang? Mas maliit. O, mas maliit to. Ay, oo nga, mas maliit. Mas maliit to, pero parehas lang yung concept. Hindi ka naman tatambay.
Pero at least doon, nakapag-shoot ako. Nakapag-film ako doon, guys. Kasi medyo malaki yung toilet doon sa second floor. Dito medyo maliit. Ayan lang siya. Yan. Pero pwede na rin. Kasi at least, may balcony ka. Ang nag-sacrifice is yung toilet for the balcony. Tama ba, Paul, dyan? Ano yan? Okay. Hindi yan cabinet, ha? So, ayan. Meron din small fridge. Mga complimentary coffee. And yun lang. So, may TV rin. Pero mas maganda yung ambience dito. Kasi sa second floor, no, han? Kasi may balcony. At least parang dun kasi walang masyadong view. Bintana lang. Tapos wala pang view. So, parang kulog talaga siya. Han, mag-shower ka na? Anong problema mo? Ha? Gusto mo maglaro? Say hi naman! So, ayan. Magpre-prepare muna kami, guys. Mag-shower dahil 7 PM. Magdi-dinner kami sa baba. Magkikita kami doon na A&E. Okay? See you later, guys! Bye! Ikaw ang pinakamasaya dito sa island. Sorry, te. Nakadroga. At ato. Suma! Dali mo. Stop lang. Kamawa naman ang asawa ko. For the sake of vlogging, siya na po lahat ang nagkaroon ng gano'n. Pwede ko naman mag-vlog mo. Pinabilan mo pa.